Hello guys! Kumusta na po kayo guys? Magandang magandang araw po sa inyo guys. This day guys, ang topic natin ay ang tuturo ko sa inyo kung paano po i-connect yung ating singing live sound card. Kasi marami kasi nagtatanong, ano daw ang ginagamit ko sa pagko-cover ng songs. Kaya ito guys, i-reveal ko na sa inyo guys. Sabi, tatanong kasi sila ano daw ang sekreto ko, but gumanda daw yung boses ko, hindi naman daw ako professional singer. Kaya guys, i-reveal ko na guys. Ito na guys. Ito po ang dahilan guys. Singing live sound card. Ito po yung guys. Ito po yung ginagamit ko. In short, B card. So guys, itong ituturo ko sa inyo guys, ang pinakamadali lang guys. Very easy guys. Quick and easy. Iisang connection lang po guys. By the way, ang gagamitin natin guys na yung magre-record ng songs natin is yung Audacity. Iko-connect natin yung sound card natin through laptop po. Kaya guys, just sit back and relax. So ito na guys, open na natin guys. So ito po yung ating Be It card, Be It sound card. So ito po yung Be It sound card natin. Marami po tong function guys. Nandito na po yung mic niya, yung echo niya, at saka yung mga iba't ibang tunog. Pinutin mo lang dito na kaano na yung iba't iba na yung klaseng tunog na lalabas nito sa kunwari, magla-live ka. Pwede mo rin itong gagamitin mag-live. Pero sa ngayon na topic guys, ang tatalakayin natin ay tungkol sa paano gagamitin ito sa pagsusong cover. Okay guys? So isang connection lang gagamitin natin guys. Kuha tayo ng USB wire, ganitong wire. Ito guys, oh. Ito po yung papuntang laptop at saka ito po yung papuntang B card natin. Ilagay lang natin sa ano guys, sa charging. May nakalit. Ito po guys, oh. May charging po dito. Charging. Dito lang po natin ilagay yung connection natin. Yan. Tapos ito ilagay natin sa laptop. USB natin sa laptop. Puntang laptop po to guys. Guys, ito po yung papuntang laptop guys. So dito natin ilagay sa USB ng laptop. Yun. Ito lang po guys. Sa USB po. Yun. Nakakonnect na po sa laptop guys. Tapos ang gagawin natin guys, yung mic na gagamitin natin is, yung mic na gagamitin natin guys is yung condenser mic. Ito po yun guys. Condenser mic. Tapos symbol muna natin to sa mayroon na po ako nakasymbol dito na microphone stand. Ito guys, tingnan nyo na mabuti guys. Pag nasaan yung marka, minsan kasi may marka or may naka-point dito na ito yung sa harap. So kailangan ito ang nasa harap. Yan ang tandaan nyo guys. Kasi pag mabaliktad to, hindi maganda po ang kuha ng microphone nyo. So kailangan nakaganito po, nakaharap po ito sa inyo. Kung saan, nasaan yung harapan nyo. Kailangan nakaharap po to.
para maganda yung nang labas, maganda ang labas ng sounds po. Ito na guys, ilagay ko na. Asan ito na konti? Guys, ito po yung filter natin. Nasa inyo po yun. Pwede nyo gamitin ito at pwede din gamitan ito. Optional po to guys. Ang sa akin, dalawa yung ginagamit ko. Ginagamitan ko na ganito, yung filter at saka may filter pa po ako dito. Pop filter po. Ito na po yun guys. Tapos, i-connect natin yung cord natin ng microphone papuntang BE-IT sound card natin. Magsaksak na po siya guys. Tapos, isaksak po natin dito guys sa condenser mic dito po. May condenser mic po dito. Para sa condenser mic po. So dito natin ito lagay ang cord natin. Ayun. Isaksak na. Tapos guys, i-open natin yung ating nakasaksak na po sa lahat. Tandaan nyo guys, bago nyo i-open po to, kailangan nakasaksak na po siya sa laptop nyo. Yan ang tandaan nyo guys. Para pag-open mo dito, ma-recognize siya ng computer mo or yung laptop mo. Sa laptop mo ito. Yun. Nag-on na siya. Kapower on na. So ngayon guys, simulan na natin ang pagko-cover. Pero kukonti lang po guys ha. Kasi baka po ma-CPR po tayo. Baka makapiright po tayo. Kaya kukonti lang atong kukonti lang po ating kakantahin. Ang gagawin natin guys, punta tayo sa pag may kasi audacity yung gagamitin natin na recording. Pang-record. So, punta tayo ng Audacity. Tapos, punta tayo ng file. Pagkatapos ng file, open file po tayo ha. Dito po tayo, open. Pagkatapos, pili na po tayo ng songs na kailangan natin kantahin. Punta tayo sa few inches later. A few moments later. One eternity later. Eventually. Meanwhile. Ayan guys, nandito na po yung anong minus 1 natin. Ang pinili po natin na kanta ay yung Some Hearts Are Diamonds. So, pagkatapos nito guys, punta tayo ng dito po, sa mic, di ba, area ng microphone. Kailangan po ang i-click natin yung ginagamit natin na BE-IT sound card. Ang nakalagay po dito is microphone MV Silicon B1 USB. So, ito po yun guys. So, same thing po guys. Ganun din ang gagamitin natin dito sa speaker natin. And then, pagkatapos po guys, punta tayo sa tracks.
dito tayo punta. Add new tayo, guys. Stereo track ang gagamitin natin, ha. Yun, may stereo track na tayo. Itong audio stereo track na kini-click natin, gagamitin natin ito para dito natin i-record yung boses natin. Ito po yung nagre-record ng boses. So, mayroon na tayong dalawa. Yung minus 1 natin, minus 1 at saka yung pang-record ng voice natin or yung para pang-record ng boses natin. So, ganito po ang gagawin natin, guys. Itatry muna natin yung ating mic if gumagana ba. Guys, may nakalimutan pa pala ako. Kailangan pala natin gumamit ng headset. Oh, yun. Kailangan natin ng headset para marinig natin yung boses natin. Good. Lagay natin yung ating headset dito sa may nakalagay po dito na headset. Okay. So guys, ha, may nakalagay po dito na headset. Oh. So dito natin lagay yung headset natin. Para marinig natin yung boses. Makakanta-kanta lang tayo pero tapos wala pa lang boses. Di ba? So, okay. Na-try natin pang may marinig ba tayo. Hello. Yun. Hello. O yun. May narinig na tayo. So ngayon guys, i-try natin kantahin yung Some Hearts Are Diamonds. Try lang, konti lang guys, ha. Ito na po guys. Before that guys, tingnan nyo guys, nakakonnect na po yung tatlong connection natin. Isa lang connection natin ginagamit papuntang laptop. Ito lang po ang nagdadala ng supply papuntang OCD natin. Yung nagre-record ng song cover natin. So, dito po guys, ito yung connection. At saka ito yung sa headset natin, ito. At saka ito yung sa microphone. Yung ano natin, yung condenser mic natin. So, ito po yun guys. So, hey guys, let's try. But before that guys, if kailangan i-press natin ang itong pula na to. At saka ito pa guys, kailangan nyo palang huwag nyo kalimutan na i-click ang area na to. Kasi pag dito nyo na-click, pag nagsimula ka na kayo nag-record, hindi po ito gagana. Wala kang, yung boses mo hindi po nare-record. So kailangan before ka magpindutin itong pula na to, kailangan before mo to pindutin ang pula na to, kailangan mong pindutin muna ito. Yun. So saka ka magpindut mo itong record na to. All fading away. This time you're out of, you make my day. Here's me gone. Here's me gone. At guys, yun po guys. Ganda talaga ng ano guys. Ganda talaga ng kuha ng beat sound card natin. Ito po guys. Oh. Ganda talaga ng kuha niya. So yun po guys. Sana po guys may natutunan po kayo sa topic natin ngayon na araw. So, yun po guys. Kasi natapos na po natin, konti lang pong ni-record natin kasi baka ma CPR po tayo. So, ang gagawin natin punta tayo ng file. Tapos i-save po natin 'to. I-export po natin ito po, dito po tayo pupunta. Sa export, punta po tayo sa export as MP3. Para po isip po natin yung ating na record na songs. So dito po tayo pupunta. Ayan guys, dito na lang natin sa desktop. Kaya na bahala saan nyo ilagay, saan yung mga file ilagay yun.
Save as, type as MP3 files. So, yun po guys. I-click natin ang save. Click lang na natin to. Tapos, okay lang din to. Okay natin to. At, yun po guys. Tapos na po ang ating pagsisave ng ating file na ginawa natin yung song cover. So, ganun lang po kadali guys. Exit na natin nga to guys. So, ganun lang po kadali guys ang pag-record ng ano natin, yung songs natin. Kung gusto nyo mag-song cover po guys, ganun lang po kadali. Isang connection lang po guys, ito lang po ang ginagamit ko. Madagdag lang po dito yung maikokonekta natin yung para sa mic at saka yung sa headset natin. So yun lang po guys, sobrang dali lang po guys, sobrang easy lang po siya guys. Tapos may maganda ka ng boses na lalabas para pwede ka nang gumawa ng song cover po guys. So yun lang po guys. That's all for today guys, and sa hindi pa po naka-subscribe sa channel ko, please subscribe po, at saka i-ano lang nyo po, i-click lang nyo po guys yung ano guys, yung notification bell para palagi po kayong updated sa mga videos na i-upload ko pa. So, yan lang po guys, maraming salamat po guys, and please don't forget to subscribe Dunkas channel guys. Thank you. Bye-bye.